Sinakal, sinuntok sa mukha at tinutukan pa ng patalim. Ganyan ang sinapit ng hinold up na Filipino-Chinese sa Maynila. Ang tinuturong mastermind sa krimen, mismong girlfriend niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Sa kantong ito ng Andalusia at Malabon Street sa Santa Cruz, Maynila, makikita ang naka-hazard na kotse. Maya-maya, bigla itong pinalibutan ng tatlong lalaki. Pumasok sila sa sasakyan. Tila hindi mapakali ang mga lalaki at naglabas-masok sa kotse. Ayon sa Santa Cruz Police Station, hino-hold up na pala ng mga sospek ang may-ari ng sasakyan na isang Filipino-Chinese. Pumasok yung dalawang lalaki sa loob, sinakal siya, sinuntok yung mukha niya at tinutukan siya ng isang matalim na bagay sa leeg. Pagkatapos mang hold up, unang umalis ang dalawang lalaki. Habang nakasunod sa kanila, ang isa pang lalaking kasabwat. Mapapansing may kasama na siyang babae. Tinangay nila ang mahigit 40,000 pesos na cash, gintong bracelet at cellphone ng biktima. Ang babaeng nakuhanan sa video ang itinuturong mastermind sa panghuhold up. Pinlano umano niya ang krimen matapos makilala ang biktima na kalaunan ay nakarelasyon niya. Yung victim, wala rin naman siyang pinagdududahan nagagawa nun, kundi yung babae. After mangyari yung insidente, nung bumaba tong mga lalaki, kasama na nila yung babae at humawak pa sa kamay nung isang suspect yung babae. Kaya nakita nung biktima, kasabwat tong babae na to. Sa tulong ng mga kuha ng CCTV, nagtanong-tanong sa lugar ang mga pulis, kaya natonton at nadakip nila ang apat na mga suspect. Nabawi rin ang mga ninakaw nila. Inilaglag nila ang babaeng mastermind. Pinangakuan daw sila nito ng pera pero hindi raw nila alam na manghuhold up pala sila. Pagkakaano lang po niya sa akin, tutulungan ko lang po siya para makuha daw niya po yung pera niya. Pinilit niya lang po talaga ako. Sabi niya daw po kasi bibigyan niya daw po ako ng 5,000, sumama lang daw po ako. Hindi ko po alam na ganun po yung gagawin namin. Sa huli, umamin din ang mga lalaking sospek sa laging papel nila para maisakotuparan ang masamang balak sa biktimang Chinoy. Yung matanda po, sinakpa ko po yung biktima po. Ako po yung nanutok ng tiles. Pero hindi po sa liig po, malayo po. Wala po ma'am, tumayo lang din po ako ma'am. Dumaan lang po yung kotse. Tapos? Ayun po, tumayo lang po ako. Hinarangan mo. Opo, ma'am. Para hindi makalabas. Opo. Tikom naman ang bibig ng babaeng sospek. Tumanggi nang magpa-interview ang Filipino-Chinese pero desidido raw siyang ituloy ang demanda sa mga hold-upper kabilang na ang babaeng nagpaibig sa kanya. Mahaharap ang apat na sospek sa reklamo robbery with forced intimidation. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Feral Causing po, huwag maging brief at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.